akin kung how we met ng aking jowa. Hindi! Joke! How we met ng aking husband, kung saan kami nagkakilala ng aking husband. Sabi ni sis Michelle Romano, "Hi sis, hindi lang ikaw ang may ganyang story. Pero mas masakit nga yan sis, dahil kung kailan malaki na kayo, saka pa kayo mabroken. Thanks for the new vlog sis. God bless po. Sana po makagawa ka ng new vlog, how and where did you meet your husband. Hi to your cutie, adorable baby Jessica. You're so cute. Please shout out to your next vlog. Thank you, Michelle." Shout out to you, Michelle Romano. Thank you so much for asking me this kind of question, kasi may topic na ako, char. Kaya na guys, sisimulan na natin yung ating pagkwikwentuhan. Sa noong panahon, may isang dalagang Pilipina na namit ang isang Briton na putig lagay. So ito na nga guys, how we met. Paano ko ba siya namit? When I was still, English, charot. Hindi ako mag-English dito, magta-Tagalog lang ako guys. Ay, bahala na yung mga Tagalog natin ng gay-gay na accent. So ayun guys, hindi nakaalam. Nagtatrabaho ako dati sa Thailand. Thailand, the place where I begin my journey. Doon ako nagtatrabaho, guys. While I was working, meron akong jowa, guys. Kung alam niyo lang, may jowa ako. Nagsama kami ng 4 years nang ang tagal-tagal at na-inlove ako sa kanya ng sobra-sobra. Shout out to my ex-boyfriend kung nanonood ka man. Joke lang. Ayun, meron akong 4 years na jowa guys, at in love ako sa kanya dati, at hindi ko akalaing magkakahiwalay kami, kasi ito yung nangyari. Before ako pumunta ng Thailand, ang dami-dami na namin ng issue, ang dami-dami naming pinag-aawayan, maliliit na bagay, nag-aaway kami ng aking ex-boyfriend. And so on and so forth. Pagdating ko ng Thailand, tinawagan ako ng jowa ko. Ang hirap-hirap kasi sa Thailand pag wala kang trabaho. So ang ginawa ko, nagfo-focus ako sa aking trabaho na makahanap ng trabaho. Yung tipong nagpe-pray na ako sa harapan ng bintana, yung open talaga. Sabi ng nanay ko, "Ba't ka dyan nagpe-pray?" Sabi ko, parang makita talaga ng Panginoon na nag-aano ko talaga, na gusto ko talaga makahanap ng trabaho. Kasi kung wala kang trabaho sa Thailand guys, mag-i-exit ka. Ang expenses ang mahal-mahal, nakakahiya naman, 'di ba? Nakikitira lang ako sa auntie ko at ang nanay ko, mag-aano pa sa akin, graduate na ako, parang nakakahiya sa side nila. So ayan na guys. Nakahanap ako ng trabaho within 3 months, tapos 'yun. Ex-boyfriend ko na Pilipino, tinawagan niya ako. Hindi man lang niya ako kinumusta, tinawagan niya ako. Sabi niya, "Ang dami-dami mo ng boyfriend dyan, ang dami-dami mo ng mga afa, mga pariner, mga ano pa dyan." Sabi ko, "Ay, grabe naman to." So, I decided to break him up. I decided na maghiwalay na kaming dalawa, guys. But before kami naghiwalay, ang asawa ko, ang naging asawa ko ngayon, na puti, puti ug itlog, siya yung aking chatmate for 2 months. We've been friends for a long time, yung asawa ko ngayon. At isa pa guys, hindi. Ayaw ni ng aking asawa sa akin kasi ang bata-bata ko pa. Tapos siya, medyo mas yung edad niya. Yung mas mataas, matangkad, mas matangos. Ano bang mga term na yan? Also, ayun na guys, nag-chat kami niyan. Alam niya na may boyfriend ako. Alam niya na meron akong boyfriend sa Pilipinas. At alam ng aking boyfriend na yun, yung itong asawa ko ngayon, ito yung chatmate ko. So, ayun na guys, nakamit ako ng AFAM foreigner, mabait na British foreigner dito sa UK. Kasi nag-open ako ng site at nag-chat kami ng aking asawa na ngayon na mag-meet. Char! Kasi nag-broken naman kami, naghiwalay naman kami ng ano ko, ng jowa kong Pilipino. Ano pong silbi, no? Ex na lang siya. So, maghanap tayo. So, ayun! Nahingi ako ng bata sa kanya, bahala na hindi, ako pakasalan ng aking naging asawa ngayon, basta bigyan niya ang bata kasi guys, obsis na obsis ako magkaroon ng batang maputi kasi gustong-gusto ko talaga yung mga batang maputi kasi tangos ng ilong, ang ganda ng mata, yung pang front stage ang kanilang beauty. How we met, how I met my husband. Char, ah!
sa dating site kami na ano guys, hindi ko nasasabihin yun kasi maintindihan ng aking asawa, ayaw niya yun kasi sinabi niya daw sa kanyang mga amigo na hindi daw siya nag-ano sa mga ano-ano na yan kasi nahiya nga siya na bakit siya pumunta sa mga site-site na yun. Ang sinabi niya, nagkita kami doon sa Thailand. So ayun na, naging boyfriend ko siya kasi nag-uusap na nga kami na pull in love si Dudong, ano ko, mister ko sa akin, kahit hindi kagandahan ito, na pulling in love, because, ano kasi ako guys, yung reason niya, bakit siya na fall in love sa akin, kasi jolly daw ka ako, yung, hello, hi, okay ka lang ba, ganyan daw ako, at never talaga ako nang hingi ng pera sa kanya, never din siyang nang bastos sa akin, kaya yan yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos noon, after November kami nagka in a relationship, December, January, pagka after 2 months, pinuntahan niya ako doon sa Thailand. Dai, charot! Anak, takagwapa! Lupad! Gikag UK pa doon, Thailand, from UK to Thailand. Ah, char, baga, kay nang taas, kay tagir niya. Dai, okay. Dai, okay. Dai, okay. Siguro, hindi na ako eh, nag-a-please-portahan. Hi! Don't play! Okay. And after that one, guys, nag-meet na kami. So, sa Thailand. Tapos, pag-meet namin, dun kami nag-meet sa Thailand. Michelle Romanos, ang asawa ko, dun ko siya na-meet sa Thailand kasi pinuntahan niya ako sa Thailand. So, ito na yung bunga ng aming pag-relationship! Yeah! What? Bash! Oh! Kuya, what you want? Okay. So, ito na si Jessica, ang bunga ng aming paglalambingan at paggagawa ng bibi. Ito yung bunga ng aming ano guys, fruit of love. Char, fruit of love. Filipina, British life in UK, fruit of love. Is the name is Jessica is. Kata ta guys. So, ipagpatuloy natin guys, after naming mag-meet ng aking asawa, pagkatapos nun, naging long distance kami, nagkailang balikan pa siya, 5 pa, hanggang nabuo namin yung aming Jessica, kasi nga, nagbuo-buo, nagawa tayo ng bata. So, ayun, nagawa si Jessica, but Jessica is the Jessica. So, nakalimang balikan pa siya, hanggang nanganak ako, 1 year kaming long distance niyan, mula nung napanganak ko si Jessica. Nakalimang balikan siya, hanggang pagka-apat niyang balikan, nakabuo kami ng Jessica. So, ayun, na nagplano na kami na pupunta ako dito sa UK at hindi talaga din easy guys yung journey namin ng aking asawa kasi ang dami-daming alam niyo mga papeles, gastusin, mga gastos dito, gastos doon, ang daming ipaprocess at saka meron pa kaming anak. So, mahirap sa amin yung aming journey as a Filipina British life journey. Char! Ano na ba mga sinasabi natin? Ay, ayun na siya guys. Yun ang paano kami, how I met my husband, how we met, and where we met. Doon kami nag-met sa Thailand at chatmate ko siya sa ano na nga. Oh, hindi na natin sasabihin kasi high blood yung aking asawa. Pagsasabihin ko yung pangalan. Kung gusto nyo magtanong, i-type nyo sa akin at magtanong kayo kung saan ko siya nakilala. One reason bakit gusto ko siya kasi hindi siya bastos. Second reason, he's very respectful in terms sa akin kasi never yan siya nang hingi na maghubad ko sa camera, never yan siya na ganyan sa akin, never din yan siya you show me your kuan to the camera, never din yan siya nang hingi ng yung, di ba, pag nag, alam niya na, long distance relationship, magkamtukam tapos magbabastos-bastusan kasi magkajowa. Hindi man talaga masama yan guys kasi normal yan sa mga relationship. Lalo na pag LDR kayo, naiintindihan ko yan. Pero never namin yan ginawa. Believe me or not, promise to you guys, hindi namin yan ginawa kasi yung asawa ko iba talaga yan si Dudong asawa ko guys kasi ayaw niya ng mga ganyan kahit nga. May sinasabi ako mga ano-ano, yung sabihin mo na, honey, ano pala, meron pala akong bisita ngayon sa aking katawan. Ayaw niya yung mga ganyan, guys. Huwag mong sabihin na meron kang ganito-ganyan kasi lululundon yan. Ayaw niya ng mga term na ganyan. So, hinahayaan ko lang yan si
aking asawa, guys. So, ayun yung aming journey, guys. If you know, ang dami-dami naming pinagdaanan. Ang daming-daming years. 4 years of being long-distance relationship is not easy at all. Kung alam nyo, hindi talaga easy kasi yung mga cheat, mga trust issue, mga ano. Kasi minsan, madadala ka sa mga, di ba, pag malayo yung ano mo. Pero if you love someone, if you trust him, if you care for him, hindi mo kayang gawin yan sa kanya. So, ayun na pala, guys. Kasi nga, dati ayaw ng aking asawa sa akin. Ayaw niya at na-upset ako kasi gustong-gusto ko talaga magkaroon kami ng anak. Kahit anakan niya lang ako, huwag niya akong pakasalan. Kahit ako lang yung magbuhi ng aking anak, okay lang, basta may bibi ako. Kita niya na parang nasaktan ako sa ginawa niya, na sinabi niya parang this is very very past. I don't know your decision, why you're making this decision and clarification and identification, sabi ng aking asawa. So na-upset ako at sinabi ko sa kanya, you don't need to worry, my darling, because you know, my darling, I have a very, very handsome boyfriend in the Philippines. Ex-boyfriend na pala yun, kasi hindi kami tinadhana. Pinag-meet lang kayo, pero wala kayong tadhana. You're not destiny. We're not destiny at all. So, ayun, tinatawagan niya ako hanggang na-pull si Mr. ko. Hanggang na-pull siya at na-pull in love sa aking beauty na... Wala naman talaga akong beauty, guys. Ang character talaga na gustuhan ng aking asawa is hindi ako nanghihingi ng pera sa kanya. Not like other girls daw ako. Ngayon, ibang chat lang, hi, kanang, pwede mo ako padalhan ng ganito, ganyan. Walang gatas yung anak ko. Ang dami-daming natulungan ng asawa ko. Sinabi niya yan sa akin. Kahit ngayon, meron siyang pinakita na Filipina. Kasi nga daw, yung Filipina na yun, nagsishare sa kanya. Meron ding isang Filipina na nagcha-chat pa sa kanya dati nung ano pa lang kami long distance, kasi hindi niya tinatago. He's very friendly. And naiintindihan ko yan. Kasi ganyan naman talaga yung mga British, di ba? Mga friendly sila. And we cannot stop them. Pero hindi siya nag-cheat na gusto niyang mag-jer doon, jer dito, jer ganyan. Hindi, guys. Ang bait lang talaga ng asawa ko. And I'm very, very thankful of Kuan, God, because binigay niya sa akin yung aking asawa. Ang dami-dami naming trials, guys. Kung alam nyo lang, hindi talaga perfect kasi may up-down kami sa aming mga relationship. Kayong alam nyo, magbubulag na kayo, maghihiwalay na kayo kasi ang dami nyong problema. Or ano, kasi ang asawa ko, pag nag-aaway kami dati, long distance relationship, bigla siyang mawala. Bigla yan siyang mawala, guys. Hindi yan siya magmiminsahe sa akin ng 1 week. So, iniisip ko, ala, baka break na kami. Nung siya, maghanap na tayo ng mga ka-chatmate dito, ah. Chat! Pag-chat. After 1 week, bumalik siya. Tapos sabi niya, hello, kamusta ka lang? Sabi ko, hoy, sorry ka dodong. I'm taken na talaga dong. Ulahi ka na sa mga desisyon mo sa buhay. Sabi niya, ha, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, ay, dodong, wag mo talaga akong ganyanin. Taken na ako. Meron akong juwaan. Na-shock siya, guys. Biglang nag-book ng ticket. Pag-book niya ng ticket na yon, yun yung pang-apat na balikan sa Thailand. At biglang nabuo ang aking baby Jessica. Alam nyo guys, ito kasi yung sitwasyon. Alam ko na hindi sana ako mang-chat noon. Pero ang akala ko kasi, broke na kami, broken-hearted, break apart. O yung mga term na yan, yung mga hiwalay na kami. So, ang iniisip ko, sige, hiwalay na kami, nag-chat ako. So, meron akong naging jowa. Ang pangalan niya is, isikreto na lang natin. Nandito din siya, pero nasa iba siyang, malayo siya. Tapos, ayun, yung lalaki na yun, gwapo. Gwapo din siya, mabait, as in super bait. At plano naming mag-meet nung time na din na nagpunta yung asawa ko doon. Tapos sinabi ng asawa ko, magpili ka, ako or siya. Acha, parang pili, maganda. Tapos ang nag-pray talaga ako, guys, na God will guide me kung sino yung pipiliin ko na. Ano kasi, yung isa lang kasi, pag nakibutas lang yun siya, guys. Yung chat-meet lang ba, habang wala siya, kasi nga, akala ko, hiwalay na kaming dalawang sakit-sakit ng feelings ng aking heartbreak. O, ayun na siya, guys. So, ang haba na ng istorya natin, guys. Kung gusto niyo ng part 2, mag-comment down below. Kasi,
kakawa tayo ng bagong video. Kakawa tayo ng mga ganito. So, ayun lang yung story namin, guys. Kung gusto niyo ng mahaba ng 1 hour story, mag-comment kayo sa baba. Parang mahawa-hawa naman. Kung gusto yung isabi ko talaga sa inyo lahat, mag-comment kayo sa baba para updated kayo sa aming video. So, maraming salamat, guys, for watching my videos and for taking your time watching my gossip for today. Mag-ingat kayong lahat at don't forget to subscribe and like if you like this video. At maraming salamat. Magkita-kita tayo sa susunod kong mga video at mag-gossip na naman tayo kasi itong channel ko, puro tayo mga gossip dito. Maraming salamat and bye-bye!